Let's pray. Abba Father, thank you for this Shabbat that we are free to gather ourselves together, assemble ourselves in this nation as provided by the Philippine Constitution, that all religious activities is allowed under the Philippine Constitution. So we thank you for allowing the government to be assembled according to our religious belief. And we thank you for this freedom, Abba, because not in many countries that our people are ready or free to assemble themselves to worship. So we thank you for this very special day, the holy convocation of the Shabbat day. So we ask you to bless our minds that will not fall asleep while I'm teaching the topic on the Torah and in the millennial kingdom. The Torah and the millennial kingdom. Can you say millennial kingdom? Okay, many Christians have no idea about, you know, I've been in the church for 13 years, 1993 to 2006. I haven't heard a topic about the millennial kingdom in the church because the church always preaches about heaven. So, as much as heaven is very, worth, you know, contemplating and meditating upon, but the reality is, the Bible promised us a kingdom. And where is this kingdom? Actually, most of the things that you will come to know about the millennial kingdom are not found in the New Testament. The reason why Christian miss it, it's all in the prophets. Nandun sa book of the Tanakh. So no wonder the Christian have no clue kung ano talaga ang millennial kingdom. So sorry ah, hindi ko dinidiminish yung Christian. Sinasabi ko lang na there is a lack of knowledge. Na aminin man o hindi, may kakulangan. So, bago ko po ituloy itong topic, gusto ko lang paubay. Open rebuke is better than secret love, di ba? Alam mo sa panahon ngayon, I already received two people who died just yesterday. All of them are Christians that I know. And the common causes is stroke. So, because this is a Christmas tradition, there's so many gluttony going on today in the country, no? Eh, combine mo pa ng alak, gluttony, alak, unlimited, party. So, the assistant pastor in Iloilo just died yesterday. And I was older than him. And sadly, no? So, dahil sa bawal na pagkain. So, ito post ni Joseph Dumonto kanina lang sa Facebook. Okay, bago ko ituloy yung lecture, gusto ko lang makita nyo kasi, by the way, papasalaman ako kay Adonai, may bago tayong laptop. Palakpakan natin si Adonai. So, para ito, okay, muli. Audio. Okay, hindi ko na, sayang yung oras eh. Ito po ay sa Tacloban City, yung nakikita nyo. Ako. This is a video on, this is Tacloban City under Pastor Recto. Yeah, buton. Yeah. Bibili tayo uli niyan. Dito yan eh. It's in the other side. Hindi abo. We need di bale. Basta makita nyo dito, nagtuturo ako. Parang naghahang din eh. Nagtuturo ako sa Tacloban. Itong Tacloban,
Ang pastong na ito ay dati taga Cavite at siya ay na-move sa nung COVID pandemic, napunta sa umuwi sa probinsya at may nabuo na pong gawain ngayon doon ng Torah Center. The first in Tacloban. So, pinasyalan ko po siya, pinuntahan ko, kasama ko si Nathan. At na, sabi nga niya, gutom na gutom yung mga tao sa teaching. So, I agreed that I'm going to encourage them and teach them at least once or twice a month via Zoom meeting. So, we started already Zoom meeting, alternate week. Last Shabbat, we have a morning Zoom meeting. And next week ulit. No? So, umaga sila. Yan po, ang ebidensya. Para sabihin nyo, si Brother Light, saan kayo pumupunta yan? Oh, sumama kasi kayo para malaman nyo. Si Nathan, tanong nyo kung paano mag-mission. Oh. Minsan, bugbog sarado yung katawan mo, lakang tulog. Actually, yung pag-uwi ko dito, galing Tacloban, nag-land trip ako, napakahirap, bugbog sarado yung katawan madalang. 28 hours sa bus. Kasi, ang presyo ng aeroplano ay 3 times mas costly, no? Basta hindi siya advance booking. So, yan, Ormoc, Tacloban. So, ito naman yung growing na to sa Bansalan, Davao del Sur. Okay. Yeah. Saan ba yung ano dito? Audio? Saan ba dito? Bago kasi hindi ko alam din eh. Ayan, nakita nyo naman, di ba? At actually, kumakanta sila ng Shema dyan. Ayan. Malaki yung lugar. Ah. It's a 1 hectare open space property ng mga kabatiran doon. So, yan po, growing community na yan. Growing. Ah, nagkaroon sila ng Torah Crusade last Sunday. At medyo sobrang nakaka-bless po itong lugar dahil natural na natural yung mga pagtutura ng mga tao dito. Ito naman, bago din. Si Pastor Jeff, si Pastor Gio, nag-ano po sa Digos City. No? Yung isa kanina, na-move na sa, so sila yung naiwan sa Digos. So, in-encourage ko din ang gusto na magpatuloy. At sabi ko, suportahan ko kayo. By Zoom teaching. So, magkakaroon din ng Zoom teaching dito. So, actually, ngayon lang ako nag-zoom. Kasi, ito na. Actual na kasi ito eh. Ito yung mga actual talagang mga venue na nag-tora. Kumbaga, tsaka sa atin talaga nagsimula. Kumbaga, from the very beginning, tayo talaga yung nag-share sa kanila nag-tora. So ngayon, growing community, may mga kulang-kulang mga 20 pa lang, nagre-rent sila ng bahay. So yan, growing community. Ito naman sa Cebu naman to, yung tribal affiliation natin, yung Higaonon Israelite tribe. So nag-report lang ako doon, nagpakita na, hindi to kami ha, baka sabihin nyo, absent kami po lagi. May once a month meeting kasi dyan eh, ng mga dato, mga tribal, chieftain. So, nirecognize na ako dito as one of the tribal chieftain. So, ito po, yung ano, si Dato Ike, nag-zoom meeting. Si Dato Panot. So, yung ano ko na, wig. May wig ako mamaya, mag-wig ako eh. Gray. Okay. Ito naman, ito yung Goshen Project naman. Kita nyo. Wilderness. Tupa, pastulan. Oh. Yan, yan. Oh. Oh. Alas 5 ng hapon yan.
So, kogon. All here for the festivals. And plant trees. Medyo flat. Mga 1 hectare yan na flat. That's the immediate. Tapos 3 hectares na rolling. Beautiful, beautiful. I'm so thrilled. I'm so happy to be here. So, at least alam niyo yung mga activity natin. So windy. Lakas ng hangin din dyan. Malamig. Cold. Kinatangay ka nga yun. Okay, ito naman. Nakita niyo yan? Yeah. Yan. Binili ko yan, yung puno na yan. Tatlong tao, yakapin mo. Panggawa ng Torah Center. Down payment ko na. Huwag mo na ibenta sa iba. Yeah. Yan na yung panggawa ng bahay doon. Panggabas. Mayroon pang mga ganyang puno doon. So, lawaan yan. Red lawaan. So, yun eh, in-offer sa akin. So, yun eh, dinaw payment na para gawing ano, bahay o Torah Center. Kasi, alam mo tayo, wala tayong ano, maraming salita. Gawa lang ng gawa. Yan naman ang tubig. Okay, may tubig ba? Yan, tubig. O, non-stop na tubig. Tatlong ganyan mayroon doon. Tatlong, sa site. Tatlong source ng tubig. Lasang tubig, oh. Ayan. Ayan. Non-stop. So, pwedeng gawing basakan, palayan, depende kung kalabaw lang ang katapat daw niyan. Hindi ko alam paano nila gawin yan. So, tinikman ko, lasang tubig naman. Mahim kayim. So, yan. Yan. So, I'd just like to share something about Goshen. There are 5 agricultural statutes in the Torah. Sabi dito, you shall leave the corners of your field for the poor and the stranger to glean from. Okay. So, ito po ang paliwanag ni Stephen Shipkin. Sabi niya, yung latest book na binabasa ko, sabi niya, ito yung welfare. Sabi niya, sa mga taong hindi maka-afford or sabi nga kapuspalan, mahirapan, ang corners of the field, yun ang pinamimigay ni Adonai. Ano yung, so the rabbi's question, wala namang sinabing percentage kung ilang percentage ang ibigay. Sabi nung rabbi, 1-3% of the harvest pwedeng ipamigay. Yun yung sagot ng rabbi, mga Talmud. So, 1% ibigay mo sa mahirap, yung gleanings. Diba? Diba, nabasa nyo yung kwento ni Ruth? Si Ruth ay mahirap din, eh, nandun lang siya sa gleanings. Nabubuhay kasi widow siya, eh. Wala siyang taga-suporta na, ano eh, si Boaz, no? Si Boaz nung panahon na eh, ruthless pa. Yung tatawa, bukas na ngayon tapang ganito dyan, ha? Ruthless pa si Boaz na, no? So, meron ding utos sa Torah, yung tungkol sa workfare naman. Yung kanina, welfare. So, when you workfare naman, ito yung ano, sabi ni Paul sa Thessalonians, if any would not work, neither shall he eat. So, hindi po free ang ano ang tinuturo ng Torah. You have to work for your own food. But, we can work as a community. So, kasi pag individual, hindi ibig sabihin may field ka, ipamigay mo lahat yun. For your family yun. Pero, kung meron kayong kooperatiba or ano, samahan, iba yun. Pwedeng maki-harvest doon. So actually, kaya enroll ko lang sa farm management sa Philippine Agricultural Webinar. Eh, hindi pala basta-basta lang farming. Dahil palang pasikot-sikot ito. So yan. Just an insight. Baka sabihin ng
Diba? Eh, makigosya na lang ako. Doon na lang ako sa gleanings. So, 4 months countdown before the Shemitah, Spring Aviv 2023. Either March, mag-umpisa ang Shemitah, or April, first week. Depende sa ripening of the barley. Pero sabi ni Dumon, ang ating consultant sa calendar, most probably daw, yung rabbinical tsaka sighted moon Aviv calendar ay magsasabay this year. So, wala pong masyadong disagreement. So, maganda pag nagsabayan, wala masyadong nagtatalo. So, there are only 2 people in the world that I know that teaches about Shemitah. Si Jonathan Kahn, to him, the Shemitah is still a mystery. Kasi title lang book niya, The Mystery of the Shemitah. Si Dumon, sabi niya, this is no longer a mystery. This has already been decoded using the Jubilee cycle. So, marami ding nagdi-disagree. Eh, ganun talaga sa mundo. Asawa mo nga, araw-araw din nagdi-disagree. Ewan? Sino din naman yung asawa? Hindi naman kayo nag-agree pareho, di ba? Magdi-debate muna kayo, di ba? Ah, magsisigawan pa yan, eh, mamaya. Oo nga, no? So, wanted, friends that keep the commandments and teach others to do the same. So, meron pong nag-comment sa Facebook, pitong tao nag-comment. Pero instead of saying, I'm your friend, nagbigay yung mga teachings niya. Sabihin, maniwala ka muna sa teaching ko. So, the gospel of the kingdom, by now, hindi ko na siguro i-explain ng ano to, dahil pag sinabing gospel of the kingdom, it is something na may connection sa obedience, no? So, how are the gospel and obedience are being connected? Hindi po ebanghelyo, good news, na walang obedience. Di ba? Kingdom without a law is not a kingdom. It's a church. No wonder, it doesn't say the gospel of the church. It says the gospel of the kingdom, di ba? Thy will be done on earth as it is, your will be done on earth as thy kingdom come, thy will be done. So it doesn't say the church has come, but thy kingdom, the kingdom of Elohim has come upon the earth. So we're going to discuss the millennium or the millennial and the kingdoms. Should it be understood literally? So what is a millennium? Moshe. So, mille comes from the word 1,000. There are 6 references to 1,000 years within Revelation chapter 21 to 7. While most of the time we think it in terms of the 1,000 years time frame for the theocratic kingdom, we must understand that Christ's rule, the Messiah's rule over the earth, will continue eternally. So, in one sense, the millennial kingdom does come to an end. But in a fuller sense, it is actually eternal. Perhaps a better way of looking it at it is that at the end of 1,000 years, there will be a new and different phase of the theocratic government. So to explain this, the better way to explain this is the seventh festival. Diba? The seventh festival on the seventh month of the Hebrew calendar, there is what you call the Yom Teruah and the Feast of Sukkot. Diba? Then after the Feast of Sukkot, which lasted for 7 days, the Torah command another day to extend the day of the 7-day Sukkot, which is called the 8th day. So that explains why a millennial kingdom is 1,000 years, then after that, it's going to be an eternity. Diba? Seven means the perfection of the world in the millennial kingdom for 1,000 years. After 1,000 years, the earth will be perfected, and it will last now forever and ever. So there is a literal 1,000 years talaga for the theocratic government to occur in the soon coming future, no?
So the reason the kingdom can be viewed as both ending after 1,000 years and yet continuing eternally is that 1,000 years marks the earth's transformation into sinless resubmission to God, Elohim, and a total merger into the rest of God's universal kingdom. At the end of the first 1,000 years, the earthly kingdom merges with the eternal kingdom. Many Christians are familiar with eternal kingdom. But they don't realize about the pacing of this kingdom. Kumbaga yung progressive revelation. So, kumbaga eternity has been planted on the Christian by the Holy Spirit, by being born again of water and spirit. Pero that eternity will have to pass through the completion of the stages of millennial kingdom. So, the better way to explain this is the seven-day prophecy in Genesis chapter 1. One day is 1,000 years, di ba? On the sixth day, 6,000. A seventh day, 7,000. So, kumbaga may programa ang Diyos for 7,000 years. May programa siya. So, ngayon, papasok pa lang tayo ng 6,000 years. Pero yung theory ni Joseph Dumon, hindi yun eksakto 6,000. Because it doesn't say 1,000 years, but one day is like 1,000 years. It could be rounded. No? Rounded. 120 times 49. Magkano? Sino ang magaling sa math? 63. Yeah. So, anyway, hindi yun ang topic natin ngayon. General topic ito about the millennial. So, there will be both. So, there are two types of people in the millennial kingdom. The glorified and the non-glorified people in the kingdom. Initially, the glorified saints, Old Testament people, the church saints, and martyred tribulation saints will most likely greatly outnumber the surviving tribulation saints who still possess the normal bodies. So one-third of the earth's population will still be human being in the millennial kingdom. So you're talking about one-third of the Muslim population. You have one-third of the Indians, tawag sa Indians, Hindus. So you have one-third of Catholics, one-third of Protestants, one-third of everything will still be human being alive. They will survive the tribulation. So two-thirds will be wiped out or will die in the starting the tribulation for within 3.5 years up to 7 years. So when will that happen? Yes, according to Joseph Dumon, it will start in 2030. So we'll see. But you can know the signs are already present, di ba? So you see that the Genesis prophecy about to go forth and multiply is still active. No? So, nandiyan mga verses, hindi natin isa-isahin. Kayo na po ang magbasa niyan. This is recorded. I will upload this in YouTube. Basahin niyo yung mga versikulo na yan. Nandiyan nagpapaliwanag yung sinasabi ko. Mga verses na yan. The effects of sin's curse will be greatly diminished, but surviving tribulation believers entering the millennial kingdom in an unglorified state will still be subject to physical sickness and even death. They will still have a sinful nature. According to Isaiah 65 verse 20, the age of 100 is considered to be very, very low. So people will still, you still need a doctor and the people that survive. Kasi po, I have a friend who is a doctor with the Seventh-day Adventist Church. So the one of the pillars of doctrines in the Adventist Church is that
beginning at rapture, the Adventist, a lucky Adventist or a blessed saint of the Adventist will spend his 1,000 years in heaven. Sabi ko sa kaibigan kong doktor, Doc, excited ba kayo sa rapture? Sabi ko sa kanya, kasi sa heaven, wala ka ng trabaho. Wala nang sakit mga tao dun eh. Hindi niya na ako nasagot eh. Kasi, sino gagamutin mo ngayon? Di ba? Hindi niya ako sinagot sa sobrang talino na doktor na yon. Hindi niya ako nasagot. Kasi na-blind na siya dun sa teaching ng Adventist na 1,000 years sila sa heaven. So, people in the tribulation survivors will still get sick. They will still die, but they will have a long life. Today, 100 years is considered to be a very, very long time already, no? Pero sa tribulation, ang minimum edad daw ng tao ay 100. May bonus, di ba? May bonus. So there will be increase in lifespans, fertility, productivity, the reduction of sickness, and especially changes in animal behavior. All indicate a lessening of the sinful heart, sin's harmful effects. The millennial kingdom will not be a total eradication of sin or a total removal of its curse, but the millennium will bring in a great reduction in sorrow caused by sin. It reminds me about the verse in the Bible that there's no more tears, there's no more pain, there's no more sorrow. Yun yung tinuturo sa church, di ba? That will happen after the millennial kingdom, hindi during. Yun ang pinangahawakan ng church. Gusto ko yan. Wala ng pain, wala ng joy, wala ng sakit sa ulo, wala ng... Gusto yan, di ba? Yung parang perfect, no? Pero actually, pang eternity yun eh. Kaya nga, what happened, the biggest question is, what happened to Christians who does not want to obey the Torah? Or probably the major commandments in the Torah, like the Sabbath, the feast. Major yan eh. What will happen to them? Will they be included in the 1,000 years or not? Only God can make His judgment. But what I can say is, God promised eternal life to all believers. John 3:16. For God so loved the world, whosoever believe in His Son shall have everlasting life. So, kailan yung everlasting life? That's after the millennial. So a Christian could be saved, so to speak, saved by grace through faith, because pangako ng Diyos yun, pero he will miss the 1,000 years. Yun po ay sa understanding ko. Yung mga ayaw. Kasi the millennial kingdom is the age of the Torah. Dito talaga ipapatupad ang Torah. Eh sa mga ayaw talaga sa Torah, siyempre yung hari, ay, huwag ka nang pumasok sa millennial kingdom. Ayaw mo pala eh. So, general conditions of the kingdom, Christ, the Messiah, Mashiach, Yeshua will return in a glorious manner and bring glory to the world. The millennium will be a time of unimaginable splendor with visible displays of God's power, majesty, and wealth. So, no eyes have heard, no ears have heard what God has prepared for those who love. I cannot imagine how glorious it would be in the millennial kingdom. But from the way I see it, it's going to be a lot better. There's going to be a lot of improvements. There's a lot of blessing also, no? Awaits the true believer. The kingdom period will be a time of happiness and joy. Physical and emotional pain will be replaced by joy that comes from the personal presence of Yeshua, the Messiah, the King.
Since Yeshua will sit on his throne and rule from rule and reign from Jerusalem, there will be a visible presence or special anointing na mangyari sa buong mundo. Ngayon nga lang may anointing na eh. Yeah. Lalo na kung mag-step down siya ulit dito sa earth. Diba? So, kumbaga, just use your imagination. Talagang, kaya nga by faith ito, by faith. Anong faith? It is impossible to believe. Without faith, it is impossible to pangahawakan mo. Kaya nga tayo naglilingkod, kasi kumbaga, wala pa tayong literal sa millennial, pero pinangako niya. Parang insurance policy. Wala pa yung benefits, pero pinangahawakan mo. Di ba? Talking about insurance policy, pag bumili ka ba ng insurance policy, pwede lang kung ito ay fully paid na, sa'yo na ba yan? Ma-avail mo ba lahat ng benefits na agad? Hindi, di ba? Mabayaran mo yung premium niyan, di ba? Pag nag-loan ng isang empleyado sa Pag-ibig Housing, bumili siya ng house and lot, binayaran ng Pag-ibig, di ba? Sa developer. Tumira ka na sa bahay, na-enjoy mo na yung bahay. Sa'yo na ba yung bahay? Sa'yo na yung bahay? 20 years mo babayaran yung bahay. So, hindi mo pwede sabihin, okay na, tatrabahuin mo pa, di ba? Sabi ni Paul, run the race. Those who endure it till the end will be same concept. Talagang tatapusin mo. So general conditions of the millennial kingdom, the wealth of the world will fall into Jerusalem and be given to the Messiah to whom it belongs. This wealth will come from the existing nations in the millennial kingdom. Narinig yun yung tinuro sa church to? The wealth of the wicked will be given to the righteous. Amen! Totoo yan, nasa Bible yan. Pero hindi pa ngayon yan. Diba? Yung wealth ngayon nasaan? Nasa China. Nasa Japan. Nasa Middle East. Nasa Qatar. Wala pa sa Pilipinas. Yung iba nasa Kalawis. Marami na. Ha? Wala nang amen? Amen! Sa Kalawis, yung wealth. Hello, wala nang amen. Tatay, hindi nag-amen. Ako naniniwala. By faith, naniniwala ako. Meron talagang ibigay ang Diyos. You have His best intention in His mind. Minsan kasi, pag humingi ka sa tatay, hindi niya agad ibigay. Pero alam niya na, ibigay ko to sa tamang panahon. Yung tamang panahon na kaya niya nang dalhin or mature na siya. Bibigyan mo ba yung anak mo ng motor na hindi pa marunong mag-bike? Diba? So labor and productivity, there will be increased rainfall in areas that are now agriculturally unproductive like Africa. It is possible that the sun will be modified to increase crop yield. Nandiyan yung mga verses. The human race will forget famine and hunger. There are many verses given a picture of a normal human work in the kingdom such as planting and building. Agriculture will be a very common thing in the millennial kingdom. I don't know about technology if there's a 5G in the millennial kingdom or 6G, 7G. I don't know. When it comes to technology, it's not mentioned in the Bible. What is mentioned in the Bible is the natural cultivation of land, the natural produce of the land. Since the beginning, God made Adam and Eve to be
a natural farmer. Why? Why do you think God placed the first human being in the Garden of Eden? Most of the parables of Yeshua is about agriculture. You know why? Sabi nila, you can appreciate God in agriculture. The connection with the land. Halimbawa, from the time you put on the seed, marami akong punla dito. Actually, ako, hindi ako expert eh. Nagpra-practice lang ako eh. Si, tatanong ako kay Denja, nagtanong ako ng kamanse. Yung kamanse, galing pa yung Dabaw. Bumili ako ng 2 kilong kamanse. Kinain namin yung 1 kilo. Yung, natira ako ng konting buto, dinala ko dito, tinanim ko 10, isa lang yung tumubo. So, ngayon, na-appreciate ko masyado yung pagsibol ng... Yan yung alam mo, hindi mo power eh. Maintindihan mo sa agriculture na it is God's power to make it, you know, become a small plant. Hindi ikaw eh. Hindi talaga sa'yo eh. That's the thing about agriculture and money. Sa money kasi minsan, makalimutan mo ang Diyos eh. Kasi sa money, in exchange for your skills or professional work, walang agriculture. Kaya people with money, they think, oh, I acquired this wealth because of my ability. Diba? I-compare mo yan sa farmer. A farmer who always says, biyaya lang talaga ng Diyos na tumubo ito. Biyaya lang talaga ng Diyos na may ulan. Biyaya lang talaga ng Diyos na may tubig. Biyaya lang talaga ng Diyos na mataba ang lupa. Biyaya lang ng Diyos na may natira sa harvest. Biyaya lang sa Diyos na walang pesteng dumating. Biyaya lang sa Diyos na hindi nabulok yung produkto ko. Mas prayerful ang mga farmer eh. Diba? See, that's the difference. In my opinion, that's what I visualize. So, in fact, one of the harsh commandment in the Torah, harsh, ibig sabihin, malupit, mahirap, is the Shemitah. Just imagine you are planting for 6 years and God says, okay, on the 7th year, I want you to stop planting. I want you to stop selling your produce, but you can harvest, but share it to others. So if you are a farmer whose only way of life depends on farming, what would you do? Well, actually, ito nga yung hindi na-obey ng Israel eh. So it's very hard. I'm still researching about Shemitah, and I just enrolled in a 3-day conference with aquaponics and hydroponics. Sabi, nung pinapanood ko yung instructor, sabi ko, ha? Ganyan pala yan kakomplikado. May mga titimpla-timpla yung mga chemical, ang mamahal ng mga gamit. Sabi ko, para lang kumain ng gulay. Ang hirap pala. Pero wala akong magawa, kailangan eh. Bakit gusto ko mag-obey eh. Huwag na kayo ma-stress sa Shemitah. Sino na stress? Bumili kayo ng freezer. Tanong nyo kay Florence, paano gawin? Nilalagay yung mga gulay, ilagay mo sa ano yun, point na plastic, i-seal mo, i-process mo. Buti nga kayo, may pambiling rep eh. Doon sa probinsya, wala silang pambili ng rep. So the Word of God emphasizes the fair distribution of wealth where only those who refuse to worship Christ will suffer. So there will be widespread of evangelism in the millennial kingdom. Everywhere, in India, in Middle East, in Africa, those places are very hard to penetrate. The gospel of the kingdom will be preached to them. So tuloy-tuloy,
Tuloy-tuloy. So maraming trabaho. Sinong gustong may trabaho sa Millennial Kingdom? Ha? So ako, may trabaho pala ako dito. Puro evangelism ito eh. So, the Millennial Kingdom will not be a total eradication of sin or a total removal of its curse, but the Millennial Kingdom will be bring in great reduction in sorrow caused by sin. So, maliwanag na po ito, ha? Hindi pa po perfect. Being perfected pa lang. Kaya today, there's no such thing as perfect Torah observance. There's no such thing. Huwag sabihin mo, perfect attendance ako talaga sa binayoyo. I will give you a certificate. Pero actually, if you look at the Torah, it's not just the attendance. Eh. Did you cook a double portion on Friday night? Diba? Ang dami. So, hindi talaga ma-perfect. Kaya sabi ko sa'yo, there's a, what you call the written Torah, and the letter of the law and the spirit of the law. Yung kakulangan natin to follow Torah to the letter, to the Sabbath, napufulfill natin in terms of the spirit. So, nag-obey tayo. Alam mo, maraming may mga messianic congregation simula nung pandemic, nagsara. Nagsara. Hanggang ngayon, nagsusumiti lang. Wala silang ganito. Mapalad tayo, mga kapatid. Dito. Malaya tayong magsamba dito sa Panginoon. So, the nature of the Millennial Kingdom, the political conditions of the Millennial Kingdom, the governors, those being governed in the Millennial Kingdom, the spiritual conditions, all of this will change. The democracy, yung system ngayon, unti-unting magbabago na yan. Remember, if there's going to be a World War III, if there's going to be a World War between Russia and America, imagine mo kung sumabog ang mga nuclear bomb ng mga yan, wasak ang gobyerno ng mga yan. So, the political conditions in the world, in the Millennial Kingdom, is vastly changed. We cannot imagine paano yan, but for sure, mayroong talagang pagbabago. No wonder, alam mo ba kada eleksyon, ano yung sigaw ng mga politisya? Pagbabago, 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 pagbabago. Di ba? Para, bakit ba? Ano bang kailangan baguhin? Ba't palagi? Wala bang fixed na sistema dyan? Ibig sabihin, as long as this is ruled by people, alam mo yung ruled by people? It means Laodicea. Ruled by people. Ang tao ang nasusunod sa buo niyang kakayanan, hanggang doon lang, wala ang Diyos. Kasi kung halimbawa lang, kung ako yung governor ng isang province, gagawa ako ng ordinansa. Ang holiday natin sa ating bayan ay Shabbat. Susundin ko lang isang Torah. Yung Linggo sa atin ay unang araw ng trabaho. Susundin ko lang yung Torah. So, pag governor ka na, Brad, sa Rizal, pwede na to. Depende kung saan ka ma-assign. Saan kaya ako ma-assign? Aba, pagdating sa Millennial Kingdom, baka kanina sabi ni Dion, sa Millennial daw, pag glorified body ka na, oops, nandito ka na sa ibang lugar daw, isang gano'n lang. Dahil hindi. Parang, gusto ko pumunta ng Argentina kasi manood ako ng soccer. Yung, nandun na sa Argentina. May soccer pa ba daw? Meron pa eh, 1/3 ng tao boy pa eh. Magsa-soccer pa rin yun eh. Gusto ko pumunta sa kwan? Chicago Bulls. Nandun pa, nagbabasketball, 1/3 ng survivor, nagbabasketball pa rin. May tao pa eh. Sana,
Sana, ako hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Sana, ganun nga. Kung wala nang kailangan aeroplano, sana. Pero, kung ikaw naman ay governor sa kingdom, may maaaring libre ka sa aeroplano. Kung saan mo gustong pumunta niyan. Gusto mong pumunta sa Israel, eh, governor si Yeshua ng Israel. Ikaw, ambasador. Libre ka sa El Al. Oh, kaya, hanapin ako ng bakuna, pastor. Wala nang bakuna doon. Vaccine card. Hindi na kailangan sa Israel yata ngayon. Oh. Wala na. Kota na eh. Yeah, hindi na daw kailangan ng vaccine card. Okay. What will happen in the millennial kingdom? The Torah will be taught in the millennial kingdom. Sino magtuturo ng Torah? Mga Baptist. Ay, hindi mga Baptist. Or, excuse me, ha? Hindi mga Evangelical, mga Pentecostal. Kung hindi sila mag-aral ng Torah, wala na silang trabaho doon. Sila yung tuturuan. Out from Zion comforts the Torah and the word of Yerubbabel from the center of Torah learning will be Jerusalem. Because the greatest Torah teacher will be in Jerusalem. You can imagine, punta ka kay Yeshua, Yeshua, anong sod level nito? Diba? Sabi niya sa yung sod level. Alam mo, mayroong sabi ng in regards to teaching about marriage, di ba? Genesis. How can the two become one? Sod level yan eh. How can a man and a woman become one in marriage? Do you have an answer? Sino did, Chris, do you have a complete answer? Wala, no? Jake, do you have a complete answer to that? It's a mystery, di ba? Hindi mo nga maintindihan eh. It will take 1,000 years to understand, to comprehend. So, relax. Relax lang. May 1,000 taon pang naghihintay. Baka sabi nung nag-conference yung mga Christian, sabi mo, Pastor, huwag muna babalik ang Panginoon kasi hindi pa ako nakapag-asawa. Yun lang ang dahilan. Pinapigil mo ang pagbalik ng Panginoon. Those who are against the Torah, there is no light in them. No light. Hindi sila na enlightened. I was chatting to one of my Christian friends this morning. Sabi ko, nag-greet ako, kasi Christian nga, nag-greet ako na, barabang, may the peace of the Lord be upon you. Then sabi ko, although Christmas is a tradition, it's not really the birth date of Jesus Christ. But actually, nevertheless, we will just, you know, incidentally, sabi ko, in John chapter 10, during the time of the winter, Yeshua was in the temple to celebrate the feast of dedication, the Hanukkah. The word Hanukkah comes from the word Hanuk or Enuk. Enoch. Diba? Kilala niyo si Enoch? Enoch means a dedicated person. Kaya piece of dedication. In fact, the Hebrew word for education is chinuk. A dedicated student. That's the word for education, to educate in Hebrew. So those that are without Torah, there is no light in them. I mean, hindi sila nakaka-bless. Hindi sila nakaka-bless. Siyempre, paano ka ma-bless? Eh, just imagine, nag-gathering yung mga Christian o na pastoral event, lahat ang pagkain ay puro bawal? Soup.
po alamang lechon, tapos nangunguna yung mga pastor doon, ako yung pinag-pre-pray ko sila, sabi ko, hindi magtatagal, mamatay kayo sa kagagawan nyo. May bishop, gumastos ng 1 million sa ano, doktor? Bypass operation. Di ba? Ngayon, birthday niya, dahil nga, kumain pa rin ng lechon, pinag-pray pa yung lechon, bless this food, O Lord. Namatay siya on his birthday. Bakit? There is no light in them. Hindi nila naintindihan yung scripture. Bawal kasi yun. May curse yun eh. Diba? Sa amoy pa lang, may curse na eh. Diba? Pag lumapit ka sa mga piggery, may curse. Sa amoy pa lang. Dumaan ka dito kay Guano, sa buso-buso yung farm dyan ng mga piggery. Hindi ko nabanggitin yung pangalan na baka makasuhan ako ni Lucio. Ang baho, di ba? Yung hangin pa lang, yung curse na eh. Pag bumiyahe ka ng Tagaytay, pasilang, papuntang yan mga Cavite area, maaamoy mo na, nako, may pigir eh. May curse eh. So, wala tayong magawa. Ganun talaga. Mayroong nagtanong sa akin sa Bible, saan mo makita sa Bible na kinurse ang pig? Nag-curse yung pig. Sabi ko, doon sa kay Yeshua, kinurse niya yung demonyo, pumasok sa baboy. Pareho silang spiritong marumi. Bagay sila eh. Nag-request pa nga yung demonyo. Yeshua, pwede ba mag-request? Pwede ba doon na lang kami sa baboy? Kasi mukhang compatible kami. Pareho kaming frequency. Your prayer is granted. Huh? I declare. Isaiah 42:4, the coastlands will wait for the Torah. This is the Philippines, mga kapatid. The islands. Ibig sabihin, naghihintay na, ready na yung islands sa Torah. Kaya pala, ang daming sumisibol ng mga Torah Center sa buong Pilipinas ngayon. Kasi darating sa Millennial Kingdom, ready na sila tumanggap pa ng mas malalim na teaching sa Torah. So, mahirap lang ngayon, nilalatag mo yung pundasyon, di ba? Isaiah 42:21, Yahuwah will exalt the Torah and make it honorable. Ipapakita niya na ito yung Torah ko, ang kagalang-galang, reverent. Alam mo yung reverent? Ako kinakalabutan kung narinig ko yung introduction sa mga speaker eh. Our speaker for today is reverent. Reverent? The word reverent is only used to Yahuwah. It's never to a human being. Para bang, ano ba yan? Kagila-gila. Kakilakilabot, kamangamangha. Ibig kong sabihin eh, ikaw na bang Diyos? Ako, pag yan ay gawin sa akin, sasawayin ko talaga yung nag-introduce sa akin, pwede ko, huwag muta mong reverend. Kasi kung reverend ka, parang si Yeshua hindi nagkasala. Hindi ka nga nagsasabat eh. Reverend ka. Kumakain ka ng baboy, reverend ka. Di ba? Yan ay parang tinataas yung sarili masyado. That's because there is no light in them. There is no light in them. Jeremiah 31:33, the Torah mentioned to be on people's heart. The Torah will be on our hearts during the millennial kingdom. Micah 4:2, nations will come to learn the Torah in the millennial kingdom. Just imagine yourself, you go to India and you teach Torah to the Indians, to the Buddhists. It's one of the places I want to go. According to my Jewish friend, sabi niya, it's a very dirty place. Sabi niya, dami, mas madumi pa sa Pilipinas, sabi niya.
Eh, hindi nila pinapatay yung mga daga kasi baka lolo ko yung daga na yan, huwag yung patayin, ha? Ah, yung ipis, auntie ko yan. Kasi they believe in the mga kung ano-anong pinapaniwala nila. There are 1 million different gods in India. So, I'm sorry, my Indian friends. There are very few people that I know that are keeping Torah in India. Very few Messianic believers in India. In fact, I met a rabbi from Washington. I met him personally here in Manila when he was here. I met him, a Messianic rabbi. So his wife is an Indian. So they have a ministry in India. Sabi niya, sabi ko, if you have a conference in India, I would be interested to join. Alam mo, sinimple niya sa akin, huwag na. Diniscourage pa ako eh. Ang dumi doon, sabi niya, huwag ka na pumunta. Hindi, para basta ano to eh. Kumbaga, yakin daw eh, hindi ko alam ah. Di, sa Thailand, sino napapunta sa Thailand? Sa Thailand, lumakad ako, isang araw ako sa Thailand, after my trip to Israel, naka-standby one day sa Taiwan. So you can go out freely without a visa in Thailand, no? Sa Bangkok. Alam mo, I walk mga 2 to 3 hours. I have the Torah scroll in my knapsack. Then I have a shofar. Naghanap ako ng makain. Wala kang makain na kosher. As in, zero, wala. Lahat talaga bawal na pagkain. So literally, sa sobrang exhausted na ako sa kahanap ng pagkain, ang nakita ko lang ay vegetarian noodles. Pero hindi pa ako sigurado na ang sabaw noon ay baboy pa rin. Mamatay na ako sa gutom eh. So ang ginawa ko, nagkaroon ako ng burden, nag-shopar ako, umikot ako sa streets, nagsarili ako ng, ano yun, parade, parang Jericho March mag-isa ako doon. Sabi ko, ganun pala ang feeling ng parang yung spirit mo, ano eh. Nag-grieve yung spirit mo. But the good news is, in Micah 4:2, nations will come to learn the Torah. Ibig sabihin, the Gentile nations will appreciate now the Torah. Ang ganda pala ng Torah na yan. Pag-aralan natin yan. For the first time. Meron pa bang LGBT law sa Millennial Kingdom? No. It will be abolished and destroyed in the Millennial Kingdom. Amen. The punishment for that is death penalty. Amen. Actually, the death penalty will still be again imposed in the Millennial Kingdom. All about for children who will dishonor their parents, what's the penalty? Death penalty. Alam niyo ba yan? Yes. Alam niyo, children? Death penalty ang parusa sa mga abusado sa magulang. Ganon, parang sinasabi na lang Diyos, huwag niyo nang gayahin yung mga ganon. Kasi papatayin ko yun. So, sinasabi lang ng Torah, parang tinatakot ka na matindi ang kasalanan mo na yan. Ano yung mga death penalty sa Torah? Disobedience of parents. Adultery, premeditated murder. Breaking the Sabbath is punishable by death. Breaking the feast of Yom Kippur, it's punishable by death. See? And disobedience. Disobedience to parents. Actually, hindi naman disobedience lang. Dishonoring yung abusado, yung talagang they mock their own parents. That's punishable by death. So alam nyo na, lahat ng mga bata magsabing amen. Amen. Talagang galing mo talaga na. Glory to you. The Feast of Tabernacles will be kept in the Millennial Kingdom finally, because if they will not keep it, there will be no rain in their country.
So ang unang nag-author ng bill ay hindi ang House Bill 6312. Ang unang nagsulat ng bill na dapat ipatupad ang festival ay si Prophet Zechariah. Ito ay taga Iloilo City. Ang language niya ay Karya. Karya rin? Ay, mga Diolongo, hindi niya mga... Karaya! Si mga Ilonggo. Sabi ko sa mga... Nung nandun ako sa Iloilo, sabi ko may propeta na taga Iloilo. Kilala niyo ba? Sino, pasto? Si Zechariah. Kasi yung language niya ay Karaya. Sabi niyo, totoo yan, pasto. Kasi yung... Nandun tayo piso rong teruwa sa Iloilo, sa language ng Ilonggo, teruwa means tirahin mo. Ang ibig sabihin ng teruwa, literally, in Ilonggo, in Iloilo is tirahin mo, kumbaga, banatan mo. Pero nakakalungkot yung church na yun, Brad. Hindi na implement yung Torah. Takot yung pastor. Namatay na lang. Sino yung sinasabi ko? Dalawa na yung patay na assistant pastor ngayon. Ayaw sumunod sa dietary law eh. Akala ko, nag-effort tayo doon, di ba? Wala eh. David exalted the Torah in Psalms 119. In Lamentations chapter 2 verse 9, Jeremiah, prophet Jeremiah, lamented that the Torah is no more. So, bakit ka mag? Why lament if it will be done away with? Parang sinasabi ng Christian, sa panahon ni Moises, applicable ang Torah. Nung dumating na si Yeshua at namatay na siya, sabi ni Paul, hindi na applicable ang law. Ngayon, pag binasa mo ang millennial kingdom prophecy, ibabalik ang Torah. It doesn't make sense kasi para bang panahon ni Moses applicable, dumating si Kristo, inalis, pagbalik niya ulit i-implement. Ano yan? Tao? Tao lang yung nagbabago ang isip, mga kapatid. God has not changed. He's the same yesterday, today, and forever. It doesn't make sense. Meron pang dagdag yan. Alam mo yung mga dispensational theology? Pag dumating ang rapture, kukunin ang Christian sa langit. Sino yung maiwan? Mga Hudyo. Mga Hudyo, kailangan mag-obey sila sa Diyos. Wala na kasi yung Christian na sa langit na lahat. Pag obedient sila sa law, makapasok sila sa millennial kingdom. Sila, wala silang, hindi sila required. So parang malabo eh. Ikaw, exempted. Exempted ang Christian sa pagsunod sa Diyos? Isipin nyo nga mabuti. Dalawa yung anak ng Diyos eh. Israel and Gentile. Ngayon, yung ama ba, dalawa ang batas niya o sa dalawang anak o pareho lang? Same lang. Very simple ang sagot. But the Christian always make a distinction between them and the Jewish people. Alam mo hanggang ngayon, hindi alam ng Christian na born again na pala ang mga Jew. Na-meet ko yung classmate ko sa Sampuanga, sabi niya, mga Hudyo, oh, hindi yan born again. Sabi ko, Brad, hindi mo alam sinasabi mo. Dami ng born again na Hudyo ngayon. Hindi yan, sama ugali yan mga yan eh. Sa isipin ko, mas masama yata ugali mo eh. Judas, Barabbas, Hestas. Ayan, mga tinuro sa Pilipino. In the Gospel, Yeshua used the Torah to rebuke the devil. So, pwede mo palang gamitin ang Torah to rebuke the enemy. Amen. I declare, It is written. Nung yung last Shabbat night, nagbigay ako ng tanong sa mga men's para mag-isip ang tamang sagot. Ito po yung tanong. Itanong ko dito sa mga kababaihan, ha? Kaya minsan din daw, ang babae daw, mas matalino daw ito sa lalaki. Totoo ba yun?
Huh? Wow. Oh. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of Torah. Let it be. Ito yung tanong. Ito yung tanong. Ha? Mag-isip kaya. There are two kinds of agreement or covenant. One is a verbal agreement and a written agreement. Then question. Ano ang mas matibay na uri ng agreement? Is it verbal or written? Written. Sino nagsabing written? Which is more heavier or weightier? Written agreement or a verbal agreement? Written. Ha? Sino nagsabing written? Taas ang kamay. Walang maling sagot dito. Lahat pasado. Ako naman yung teacher eh. Mahal ko naman yung mga estudyante ko, kaya pasado kayo lahat, present kayo palagi. Sino nagsabing verbal? Ako. Ako. Dalawa yung sagot mo eh. May written ka ba? May verbal pa? Okay, letter A. Letter A, verbal. Letter B, written. Letter C, verbal and nag... Letter C. Letter D, none of the above. Yung nagsagot ng none of the above, hindi pumasa sa NCCC. Ang C. Ako letter C. Siya nagsabi ng, debate talaga, debate ang labas nito. Pero I will explain to you in 3 minutes. Kung ano. Ha? Letter C. Both are binding. But if you have to choose, which one is more binding? This is the question. Which one is more binding? Is it the verbal or written? Well, verbal, Yahuwah, when He spoke the word, Mary spoke the word, that's what everything came to me. Moses wrote it. And then when Mount Sinai, He wrote the word. Yes. Did, when God made an agreement or covenant with Abraham, was it written? No. Verbal. Oh. O di matibay, nagsalita pa lang, okay na. Diyos kasi nagsalita. Yeah. Hindi applicable sa tao? Yeah. Alam mo, when I was in Cebu, listen carefully, when I was in Cebu, I was listening to the Chief Dato lecturing. Sabi niya, lahat ng katribo natin, dapat matandaan nyo. Ang verbal agreement ay mas matibay kasi sa written. Bakit? Hindi kasi kayo marunong magsulat. Depende pala. Lagi mo. Dito sa akin kasi, ibig sabihin, siguraduhin mo, pag nag-yes kayo na yon, kasi hindi kasi tayo marunong magsulat. Pag sinabi nung dato, asawahin mo yung anak ko, siya ay papayag na ako, asawahin mo siya. Okay na yun. Ang kasunod nun, dowry na. O, ilang kabayo yan? Sa Israel din, panag-usap yung dalawa, susundin nila yun. Oh. Noong inasawa ni Rebecca si Isaac, mayroon bang written ketuba or sinabi niya, you shall be my wife? Pumirma ba? It's just a verbal agreement. Balik natin sa verbal. Sa democratic na nangyari. But the culture, what about the ethnic? The culture is different. Kaya nang debate nga ito. What about the evidences? Huh? What about the evidences? Ano? The evidence. Yeah. Oh. Mapapatibay din ang ebidensya na ito ay nakasulat. Ito ay may firma. Ito ay may witness. Yeah, okay. Yeah. Oh. Ngayon, kaya ako sinasabi yan, kasi mayroong reality yan. There are two kinds of marriage in the Bible. Ayun ba, ito, ang mga conservative dito, babatuhin ako. There are two kinds of marriage contract in the Bible, verbal and non-verbal. Kasi ang nag-agreement naman is between sa dalawang tao. Wala na yung pakialam doon. It's between them. Isang lalaki, isang babae. We love each other.
we live, we magsama tayo na as husband and wife. But does it not, does it? Oh. Married, ay, no? In the eyes of Adonai, it's already valid. In the eyes of men, kailangan may kumuha ka ng senomar, kumuha ka ng license sa National Statistics Office. What are these for? Bakit nakialam ang gobyerno sa marriage? Ha? Who institute marriage? The Philippine government or Yahuwah? Oh, pala eh. Ang sabi ni Paul, lahat ng gobyerno ay naglilingkod lamang sa Diyos. You must understand that the reason why the government controls marriage is because of the inheritance. The protection of both parties. But, ito yung but doon ha. May mga taong ayaw magpasakal. Pasakal pala. Ayaw magpasakal? Ngayon, mapilitan mo ba silang mag-sign ng marriage contract? Kasi alam mo, meron akong kaibigan na pastor. Introduce ko na yung Torah, pero hindi pa talaga siya Torah keeper. Maraming hindi kasal sa kanyang congregation. Yung iba, may ex-wife, may ex-husband. Alam mo, sabi niya, iwanan niyo lahat ng mga ninyo, ngayon na kayo na, iwanan. Nag-create pa siya ng much problem. Kasi nakialam siya sa buhay ng may buhay. A marriage is a covenant between two people. Nag-witness lang yung dato, yung chieftain, or yung pare. Wala akong pakialam dun sa covenant niyo kasi it's between you. Ngayon, if you want to make it more honorable, eh yun, you make a ketubah. Pero, hindi natin i-impose. Kasi pag alam mo yung Torah, di ba? So, malinaw na yan, ha? So, anong mas matibay? Verbal marriage or written marriage? Ha? Sign language daw. Kasi pipit bingi yung mga kasawa eh. Sign language, pero bingi. Eh, paano kung yung nag-asawa, bulag? Nang nakita mo yung bulag, mag-asawa? Tapos yung angkat kinakanta nila, your eyes. So, kapatid, the bottom line, in fact, sinabi ni Yeshua, do not swear by heaven or nor earth. Let your yes be yes, your no be no. Amen. Let your words be counted in as valid. So there are times a verbal agreement is much weightier than written. There are times a written agreement is much weightier than verbal. Alam mo, naisip ko yan nung sinabi ng dato eh, nung chieftain. Sabi niya, tandaan nyo, huwag kayong basta-basta magkamali ah. Kahit pag nag-ipag-agreement tayong mga tribo, verbal lang, kasi karamihan sa atin hindi marunong magsulat. Oo nga naman eh. Tamark lang eh. Alam mo yung pinitya ko sa'yo, ano, yung kahoy, binili ko sa tribo? Yung sa uling sa kaldero, yun lang agreement namin. Kung ano man ang mangyari dito, may tamar na. Walang pangalan eh. Okay. In Matthew, Yeshua wore a tzitzit. Ano yung tzitzit? Talit, ay yung tzitzit, no? In Matthew 11, Yeshua used the Torah and the prophets to prove
John, the validity of John the Baptist. Sabi niya, the law and the prophets were until John. Kaya hanggang John na lang. Sabi naman, hindi na lang, kaya hanggang John na lang yung law. In Matthew chapter 12, Yeshua interpreted the Sabbath. Okay, sabi ko nga, there is the letter of the law killed or condemned the spirit of the law. Give it life. Yeshua said, you should do good on the Sabbath. So why would Yeshua interpret the Sabbath kung hindi siya naniniwala sa Sabbath? But kailangan bang i-interpret? The word interpret is the word pleroma. It also means to fulfill the law. To fulfill the law is not to cancel the law, but to give its fuller meaning by correct interpretation. That's the job of the rabbi. Ang trabaho ng rabbi is to interpret the law, parang abogado. To interpret. Halin. Yun. Yan na, okay na bro. Thank you. So, ang trabaho ng rabbi is to analyze kung mga case-to-case basis on the application of the Torah. So, if you remove the commandments, you're actually abolishing the Torah. Sabi niya, I come not to abolish, but to fulfill. Halimbawa, it is a common way for the rabbi to interpret the Torah. But not all rabbis interpret the Torah correctly. Halimbawa, sabi nila, on the Shemitah, on the year of the Shemitah, a rabbi would say, my interpretation is, since the law was given to Israel not to cultivate the land on Sabbath, then I will make an interpretation. I will ask the Arab to cultivate the land for me. That way, I can still plant on Shemitah. Sabi naman isang rabbi, I disagree. You're abolishing the commandment. Sabi ng isang rabbi, I agree. That is the right way to apply the law of the Shemitah. Yan ang trabaho ng rabbi. But whose interpretation makes the commandment more valid? It is never the intention to abolish a commandment. Because a commandment is the way to connect to God. In fact, the word commandment, mitzvot, comes from the word tzava, which means to connect. To connect to the will of God, to the will of the Father. Bro, pakiilaw mo yung likod, no? Madilim na sila. Madilim na sa likod. So, iba po yung mga Torah people. The Christians, they follow traditions and negate the commandments. The Torah keepers, we follow Torah, we remove traditions. Magkaiba, no? Sabi nung mga rabbi noon, yung dalawang kandila sa araw ng Erev Shabbat ay nagsesymbolize ng double portion manna on the wilderness. Maganda, no? Pero may sinabi ba talaga na magsindi ka ng kandila? Wala naman eh. Kahit anong ipaliwanag mo dyan na maganda, tradition lang yan. So, we are not obligated to follow traditions. We are obliged to keep written commandments. Standing written commandments, especially those that are applicable. Dati ginagawa ng Flores yan eh, gano'n. Gaya-gaya naman lahat ng pasto, gaya-gaya kay Flores, siyempre.
original, sinabate like yung original dito. Ganon-ganon kayo, parang nung na-research ko, parang ano pala yun eh. Parang witchcraft ang ano nun, parang nagtatawag ng espiritu. Sa panahon ng Babylonia pala na-develop yun. Simula noon, hindi na kami nagsisindi ng kandila. Diba? So, there was a time we celebrate Purim, we celebrate Hanukkah. Talagang as in, may mga padrama-drama pa tayo pag Purim, pag Hanukkah, di ba? Pero, it was not a commandment. Historically, historical, it is a very important historical event. No? Pero hindi tayo nagkasala ng mortal kung hindi ka naman nag bumili ng 9 candelabra. In fact, doon pa lang eh, binago mo yung menorah, ginawa mong 9, eh, 7 lang yan eh. Pagbabago na yun sa original, di ba? Dinagdag mo na eh. Parang sinabi, 10 yung daliri mo, ginawa mong 11 eh. Naging abnormal tuloy. See? Sabi ni Yeshua, you transgress the commandments because of your... So how do we approach Christmas tomorrow? Huh? Do you say, ho, 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 ho? Pero wala akong narinig masyadong yung kanta, mga of the 10th day of Christmas, my true love came to me. Ha? Nasa mall lang ba yan? Ano, nasa bundok na. Kaka-bundok na pala ako. Hindi na pala ako taga-syudad. Sa Maynila ba? Sa Maynila. Pero punta ka sa mga mall. Pero grabe yung marketing ngayon, no? Commercial eh. Commercialism of Christmas Day. Alam natin, it's not the birthday of Jesus Christ. Christmas is not the birthday. If you look at the history of this 25, it's not good. It comes from a pagan origin. But nevertheless, we're still in the world. In the spirit of love, we can share our, you know, good in good spirit on this season. Ganun na lang. Kasi spirit of love naman. Love is the fulfillment of the law. Tandaan nyo yan. Diba? So, kung may nag-caroling, magbibigay ka ba ng pera? Ha? Kami, nagbigay kami. Pagiging kapwa na lang. Wala namang problema. That's for Christmas. So, in the spirit of love, mamay, sabi nila, yan kasi iba na ugali ng mga Torah keeper na yan. Hindi nga, Istanbul na sila sa'yo, di ba? Imbis nakita nila, alam mo yung mga babait na mga yan. Babait na mga yan. Di ba? So, Yeshua used the Torah to prove the Torah. He used the Torah to prove the Torah. Yun ang wala sa sentro. Projekto. Ah. Hindi ko alam. Baka ma... Tingnan lang. Baka mawala pa. Oo, oh, wala lang. Mawala. Anyway, there was a time Yeshua healed the leprous man and sabi niya, go to the temple and present the prescribed sacrifice. Ano yung prescribed sacrifice? Kung may kaya ka, tupa. Kung wala kang kaya, Skyland Pigeon. Wala yung Skyland Pigeon? Skyland Pigeon Fly. Skyland Pigeon na pala yun. Di ba bakit niya sinabi, go to the
temple priest and give your sacrifice kung hindi naman siya niwala sa animal sacrifice. Di ba? Nung si Pablo ay nagpapatunay na hindi siya nagbago sa Torah, nag-sacrifice siya sa Acts chapter 15 ng prescribed animal sacrifice by performing a Nazarite vow. That was 15 years after Yeshua was dead. To prove na hindi siya, sabi niya, I have never, can you find the verse? Sinabi nung sa Acts, somewhere in Acts, sinabi niya, I have never, sabi niya, disobey the law of Moses. Can you find the verse in Acts? Say, Bible verse, Google, Bible verse, Book of Acts. Paul said, I have never, sabi niya, I have never taught against the law of our fathers. Sabi, nag-obey si Paul sa Torah. O bakit si Paul nagsabi, huwag mag-obey sa Galatia? Kung nagsabi man si Paul sa Galatia, baka sa Galatia lang talaga. Bakit kaya? Gala, kasi nang gala yung mga tao doon. Galatia eh. Bukas ka na tatawa mo ulit ah. O, di ba si Molly, o, seryoso. Ay, sinabi niya. Bukas po maintindihan yan. Matthew 23:23, Yeshua emphasized the weightier matters of the Torah. What's the weightier matters of the Torah? Mas mabigat na mga tuntunin sa Torah. Justice and mercy. Ibig sabihin, what's the lighter side of the Torah? Tithing. Ibig sabihin, justice is much weightier than tithing. Sabi niya, you give your tithes, you give your offerings, but do not neglect the weightier matters of the Torah, which is the application of justice. Nakita niyo? Talking about justice, mayroon palang Department of Justice na totoo. Actually, yan yung pinaka-komplikadong departamento sa Torah. Kasi, para kang abogado dyan, ano. Ako, inaaral, hindi ko sinasabi, eksperto ako, talagang nag-aaral pa rin ako. No? Parang ganito, if the lighter commandment is important, how much more the heavier? If the bigger commandment is weightier, it cannot be against the lighter. See? Sometimes the lighter commandments will, may tawag doon? Magsalpukan, mag collide. May collide with the weightier matters. Example. Papunta ka na sa Sabat, yung kapitbahay mo na himatay, ikaw yung nandun, kailangan mong dalhin sa ospital, o may kakayanan ka to save a life. Sabihin mo, para kang yung Samaritan. Alam mo yung Samaritan? Pagano siya, di ba? Dumaan yung Levite. Sabi yung Levite, unclean. Dumaan na, no? Unclean, may tuko eh. Dumaan yung Samaritano, pagano. Nilinis yung sugat, binandit, dinala sa bahay, pinakain, pinahospital. Sabi ni Yeshua, sino ang mas mabait? Yung Levita o yung Samaritano? Nasakita mo? Iyon yung tinatawag na baka papunta na mag-shabat yung Levita. Ako, magtuturo pa ako ng Torah ngayon. Ang ganda pa namang damit ko. Puting-puti na lino. Pag nakita niya yung dugo, duguan na tao. Hindi niya pinansin, di ba? Ang totoo niyo, the spirit of the law, the highest commandment in the Torah is to save a life. To save a life. Sabi niya, to save a life is to save the whole world. One life is as good as the whole world. So ito yung minsan nagsasabay yung dalawang commandment. Bigyan kita, example. Pumunta ka sa birthday ng kapitbahay mo.
Pag tingnan mo spaghetti, may hotdog na baboy. Tingnan mo isang menu, dinuguan. Tingnan mo isa, pansit, pero may halong baboy. Hanap ka ng makain. Ano yung kakainin mo? Fasting ako, sir, eh. Pagpapa sa birthday. Meron akong pastor sa Bulacan, Nor Sagaray, pinuntahan ko yun. Na dati pa, 2006. Pastor, gawing birthday ng anak ko, gawing itang Nino, ha? Pastor, ha? Siyempre. Oh, it's an honor for me, Brad. Father Ray. Bago lang kami nagtuturo ng Torah doon. Ako, sabi ni Brother Ray, kain ka na, Pastor. Ito. Uy, pansit, ilagay talaga sa harap ko. Ang laki ng baboy, oh. Pastor, kain na. Kung na lang, isusubuhin ako, eh. Kaya ang gagawin ko? Matitisod talaga yun pag hindi ko kainin. Nag-compromise ako. Tinabi ko yung baboy. Vegetarian ako, sir, eh. Kinain ko yung ano, yung pansit lang kinain ko. Nag-tora yun. Isang congregation. Panalo ako o nagkasala ako? Nagparumi ako para lalong luminis. Nakita mo yun? The waiter matters of the... Eh, isip ka ngayon. Kaya sa Torah, mag-iisip ka, eh. Nagkasala ka dito, bumawi ka naman dito. Di ba? So, kung ang judge, titimbangin niya yung mas mabigat mong ginawang mabuti. Di ba? Matatabunan nyo, binyal sin. Sabi ng Katolik ko, binyal sin. Yung maliit na kasalanan. Kaya titimbangin ng judge yan, eh. Ilan ang... Parang ganito yan, oh. Sa YouTube, meron dyan sikat na judge. Yung binibidyo siya tungkol sa mga violator. Tapos nagbibigay siya ng... In-interview niya yung mga kwan. Bakit mo na-violate to? Kasi siya nagmamadali ako, eh. Kasi yung kapatid ko, mga anak. Iisip yung judge ngayon. Valid reason. Absuelto. Kaya ako na-violate yung traffic kasi pagbalik ulit ng tao, bukas ulit. Ba't mo na-violate ulit? May nanganak na naman po ulit ako na kapatid na nga. Ah, talaga? Sige. Balik ulit. Ba't nandito ka naman? Nanganak na naman po yung aso. Ano na? You're under the law. Minsan kasi sa... Yung gray, yun yung grace. Yung grace yun. So dito lang mga kapatid, we can discuss all kinds of case to case regarding the weightier matters of the law. So mayroong light commandment, mayroong big commandment. Pwede kang sumablay sa light commandment, bumawi ka naman sa... Hindi, ibig sabihin, death penalty ka na. Diba? Sumablay ka sa dito sa commandment dito, bumawi ka naman dito. Titimbangin. Ang kaya ang just, di ba, ang simbolo ng justice ay timbangan na nakapiling. Titimbangin niya yun, eh. Timbangin niya yun. Yung judge si Yeshua walang nakatimbang, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo dito, eh, kung sa knowledge ng Torah, hindi ko mag-gauge kung sino talaga ang marunong sa Torah dito, eh. Kasi wala naman tayong exam. Gusto niyo mag-exam tayo? Pero dahil mabait ako ng judge, ang hirap kaya pumunta sa Binayoyo. Traffic ka ng 1 hour, 2 hours. Tumataas ang ilog. Tumataas yung ilog. Tapos magdala ka pa ng baon, tapos ano ba, there's pain in the offering. Siyempre, sabi ko, huwag na lang mag-exam. Pasado na lang. Pasado na lang lahat. Diba?
So there will come a time, mga kapatid, pagdating sa millennial kingdom, mukhang i-memorize na natin talaga itong Torah. Kasi yun na yung age of the Torah. Okay. Halimbawa, ito. Sa normally, the rabbis do not circumcise on the Sabbath. But in such cases, if the eighth day falls on the Sabbath, they will break that commandment to circumcise the boy on the Sabbath. Okay. Kaya mga kapatid, talagang sabihin mong legalistic. Legalistic yung mga talagang Torah. Para sa akin, sa parang sinasabi ng Diyos, it's better to become legalistic than a transgressor of the Torah. So it's legal to obey the Torah. It's legal actually, you are obedient to the law. It was Yeshua's custom to attend synagogue on the Sabbath day. Sabi niya, Yeshua is the Lord of the Sabbath. Ang liwanag. Sinabi niya, Yeshua is the Lord of Sunday. Eh, hindi yan ang ginasabi. It was the custom of Yeshua to go to the Sunday synagogue. Wala eh. Malabo talaga ang Kristiyano eh. Malayo sa Bible ang Kristiyano. Yeshua preserved life on the Sabbath. Yeshua make tawag nun para hyperbole ba yun? It is easier for heaven and earth to pass away than for the letter, smallest letter in the Torah to pass away. Kaya the Torah is here to stay, mga kapatid. Amen? Pagdating sa Torah, are we in the right movement? Are we in the right movement? Tayo po tayo lahat. Glory to Adonai. Blessed are you, Yahweh Elohim, King of the Universe, who has given us Yeshua and has commanded us to be the light of the world. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Notein HaTorah. Blessed are you, King of the Universe, who gave the Torah to people of Israel, the nations. Thank you. Shabbat Shalom. May call on Brother Alvin and for our final prayers. Thank you so much. Our YouTube channel is Brother Ike, and you can reach me at broike@yahoo.com. So.